So, ang edukasyon sa pagpapakatao 9, welcome kayong lahat. Binabati ko kayo sa hapong ito. Module 1, layunin ng lipunan, kabutihang panlahat. Okay, so simulan natin ngayon ang ating talakayan at klase sa online class ng panalangin at ng pamansang awit at ng division hymn. Okay, simulan natin ng panalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, maraming salamat po sa ibinigay ninyong panibagong pagkakataon upang kami ay matuto. Salamat sa pagkakataong maipatuloy namin ang aming pag-aaral sa kabila ng mga pagbabagong dulot na kinakaharap naming pandemya. Gabayan ninyo kaming lahat na mag-aaral upang malinang ang aming isipan at maunawaan ng lubos ang anumang leksyon na itinuturo sa amin. Gabayan din naman ninyo ang aming mga guro na patuloy at walang sawang nagbibigay inspirasyon at gumagabay sa amin sa kabila ng kinakaharap naming pagsubok. Sa iyo ang kaluwalhatian at aming pagsamba, Panginoon naming Diyos, sa pangalan ng iyong anak na aming tagapagligtas. Amen. Ang ating pamansang awit, okay, pwede natin sabayan ito. Ilagay ang ating mga kamay sa kanang dibdib. Excellence in basic education.
are, of our cheers, our raves, our prayers, in rhythm, in tune, and in rhyme. Of our cheers, our raves, our prayers, in rhythm, in tune, and in rhyme. Okay, so iwawasan natin or itatala kung sino naman ang lead band sa araw na ito, kung meron man. So simulan natin sa kay Clarence Device. I mean, nandito ba si Clarence? Clarence? Present, ma'am. Okay. Then, General Scupat. Present, ma'am. Jeter Villosilio. Wala. Rayjan Nigel. Present, ma'am. Okay, so meron kayong kaklase ring si Franz Jacob Bandukili, pero hindi pa siya nakapasok ngayon. So, next week lang daw siya ay papasok. Okay, so wala rin si Gia, ninyo, no? Yes, ma'am. Okay, so wala. So, as reminder again, okay ha, take note lang ta. So, ang mga layunin natin na dapat nating malaman ngayong hapon ay ang sumusunod. So, ang elemento ng kabutihang panlahat. Okay, take note natin kung anong dapat nating malaman ang kabutihang panlahat. Ano kaya ang kahulugan na yan? At yung mga elemento. At masusuri mo rin ang mga halimbawang pagsasalang-alang sa kabutihang panlahat sa pamilya man, sa paralan, pamayanan, o lipunan. Okay, so tandaan niyo yan. At ang nakagawa kayo ng mga proyekto nga katulong sa pamayanan o sektor ng pangangailangan pangkabuhayan o pangkultura at pangkapayapaan. Okay, so maliit lang ang mga siguro tatlong gawain lang naman ang nakapaloob dito sa week na ito. So hindi ganong mahirap. So kayong last time, di ba nagkita na tayo? So ito, pwede na yung pasa ninyo yung mga answers nyo or gawin nyo uli yung answers nyo sa Edmodo. Pero yun, automatic na may scores. Okay? Sige. Next. So, isang mahalagang tanong na dapat natin alamin. Paano makakamit at mananatili ang kabutihang panlahat? Okay, and sunod, bakit mahalagang makamit ito at mapanatili? At ngayon, ang panghuli, handa ka na bang alamin at makialam sa lipunan? Dapat natin niyang malaman. So, bilang pagpapayaman sa inyong nakakaalaman, ang una nating tatalakayin ay ang kahulugan ng panlipunan. So, sinasabing ang buhay ng tao ay panlipunan. So, kalooban ng Diyos na ang tao ay social. Kung kaya, likas sa kanya na makipag-ugnayan sa ibang tao at bumuo ng samahan o lipunan. So, alam nyo ba ang lipunan? Makapagbibigay ba kayo ng halimbawa na kayo talaga ay nasa lipunan? Jen Rose? Ito yung mga taong sa ni Ma'am, like, nagsama-sama sa isang community. Okay, tama. Komunidad. Halimbawa, kayo. Nasa anong puro kayo? Anong barangay kayo? Anong city? Yan ay isang halimbawa ng lipunan o samahan. Hindi kayo mabibilang dyan kung wala kayong, hindi kayo nakatira dyan. So, kung nag-ano lang kayo, isang araw dyan lang, then lipat naman kayo, so no permanent address ka naman. So, yan. So, panlipunan sapagkat lipunan ay yung mga taong nakapaligid sa'yo ay kasali sa iyong ginagalawan. Okay? So, walang sinumang tao ang maaaring mabuhay para sa kanyang sarili lamang. Okay? May kanta, di ba? Walang sino man ang mabubuhay para sa sarili lamang, di ba? So familiar with the song? Oh, di ba? Kana siya. In short, may mga bagay sa law, walay tao sa sikihor na aray daghang tao. But then, so we cannot live alone in this world. So, kailangan tayong makisalamuha, kailangan tayong makibagay sa ating lipunan. Okay? So yan ang halagahan ng lipunan. Kinakailangan niyang makibagay at mamuhay ayon sa lipunan or depende. Sample diri sa atua sa Dumaguete, lahi po ng mga culture, lahi po ng mga katangian,
lahi po itong mga culture dito sa bukid, right? So lahi po nang like sa Mua, sa Valencia, lahi po namong culture. So isa sa mga tinalagang likas na katangian ng mga likha ayon sa likas na batas. So likas na batas, ibig sabihin ka na bang ikasabutan sa mga tao based on the lipunan. So halimbawa dito, hindi pwedeng sa magabi ay kayo ay naglalakad kasi hindi safe, di ba? So dapat mong malaman ang yung mga kultura ng mga tao dito. Pwede ka bang makipag-chismis agad-agad lang? So yan, kung sa bukid siguro or hindi sa syudad, maaaring gawin mo yan kasi alam mo mga kakilala mo lang yung mga tao. Then sunod, yung kahulugan ng lipunan. From the word, ang lipunan na lipon. Okay? Lipon na nagmula ang salitang lipunan. Nangangahulugang pangkat or grupo. Okay? Take note, pangkat o grupo. So, ang mga tao ay may mga kinabibilangang pangkat na may isang layunin. Of course, natin layunin or tunguhin sa isang banda. Madalas, gamitin ang salitang komunidad upang tukuyin ang lipunan. So, huwag natin kalimutan na ang lipunan na mayroon tayo ay may tuturing ng isang komunidad. So, community. We build our own community. Di ba na naikantaan ng build community? No? Next. Ito ay galing sa salitang Latin na communis, na ibig sabihin ay common o nagkakapareho. So, pareho mo. Let's say you're in common. Pero diba, mag-best friend, no? Like, mag-best friend mo. Pareho mong mga kikay bells kayo mo. Pareho mong mag-lipstick-lipstick ko nung hike. Pareho mong mag-laag-laag. But then, manahin mo ang friend na. So, ganahan makig-friend mo niya kay KJ man siya. So, ganahan din mong makig-friend ana, di ba? So, yan ang pagkakaiba na dapat talaga ay umaayon sa lipunan or mga kulag-kultura ninyo. Okay, pagkakapareho. Pareho mong likes or dislikes. Kundi ko ganahanan niya kay Kuon, kanang dili siya ka-relate nato, no? Diba? Lahim siya world, oh. See? Ito sa mga classmate, ing ana man, no? Like, mag-Kuon ta dirig. Dili ang uban, ga-Mobile Legend. Maning uban dirig ang uban pod, ga-Wattpad. Tanapro sila, ing ana. Kaya they are in the same con. Common. Naman sa'y common. Napayo ba na ang uban, matulog. Kaya maglaag man pod, no? Matulog ras klase. But then, karon tuluganay na dyan sa tibuok adlaw, ang uban. Next, ang isang komunidad ay binubuo ng mga individual na nagkakapareho ng interes. Sa sinabi ko na interes, ganahan mong laag, laag goals ba ya? Diba, mga best friend ay mga laag goals. So, napagani, relationship goals. Sana all, na ay mga goals in life. Basta kayo nahagod na ay study goals. Okay ha? Take note, dapat na add to priority ang study goals. Next, mas nabibigyang halaga ang mga natatanging katangian ng mga kasapi o kabahagi. Of course, naman ito yung mga differences. So, bisa yun na artihan kayo ni siya, we must ma-accept man nato siya, no? Kay, right, da, kapinal po ko, o, di ba, see? So, parehan, naman mo yung mga pare-parehong mga kuan in terms of ugali, in terms of interest. And lipunan ay para sa tao at hindi maaring magkabaliktad ito. Ang lipunan ay para sa tao. Ha? Take note, ang lipunan ay para sa tao. Dili ang tao para sa lipunan. Ha? Okay. Next, may iba't ibang sector at institution ng lipunan tulad ng pamilya. Okay? Pamilya ni Generals, pamilya ni Device. Usa mo ka pamilya lang ang mag-usa mo, no? Lahi mo pamilya. Like ni Ray dyan. Lahi mo pamilya po. Lang ang mag-usa mo nila ni Generals, no? Lahi mo pamilya. So next, simbahan. Of course, we do respect kung meron kayong iba't ibang simbahan na pinaniniwalaan. Okay, naingo na Katoliko, na I born again, na apoy kuan Muslim, it's their kuan choice, right? Next, paralan, of course, may mga private schools, ang uban po, it's kuan na siya, grupo gyapon na institution. Then, of course, pamahalaan at negosyo na gumaganap sa mga halagang bahagi sa pagkakamit ng spiritual at ng kabutihang panlahat. So, gusto natin, di ba, mamuhay ng payapa, dili in rest in peace, in kuan, moresta, in kuan ba, peacefully, dili ka nang mamatay. Kuan ta ba? Kuan yuta na, puyong malinawon, in short, di ba?
So mo gani atong goals sa life. Why man na ata diri kay ganahan tang malipay. We need to enjoy life. We need to share our good news to kuan, our fellow men, to our classmates. So, di ba? Yan na siya. So, naatay role. So, ang bawat gawain at mga batas, kaugalian na paniniwala na pinaira sa bawat sektor ay dapat na may basihang moral, na may layuning tungo sa kabutihang pananat. Of course, magamagama bata o mga kuan, batas na hindi nakakabuti sa mga tao. Kailangan talagang yung mga nakakabuti. Not unless kung katutang mga terorista, tanong. Not unless kung grupo ta ng mga kuan pirata na kailangan mang ato ang goal kay kani. So ilahapod na, 'di ba, Jean Rose? No? Yes, ma'am. Oh, so kita din, hey, we are here like kita grupo man ta, we're institution like we're in the academic institution. So we are here to educate, to give you the right to guide you in the right path, and also kayo ay turuan ng mga kabutihang asal bilang mga mag-aaral. Okay. So, sa pamahalaan, kinarapat na magkakaroon ng mga batas at propaganda na makapagbibigay sa mamamayan ng mga pangangailangan o pamatugunan ang kanilang matugunan silang matamo ang kanilang kaganapan. So, una siya. Ang pamahalaan ha, take note, ang pamahalaan, tumutulong, pero dili gud siya kay mingo na ayuda na jud everyday, no? Tumutulong ang pamahal para magsagwa ng mga batas para sa mga programa na makakatulong sa maging maayos ang komunidad. So, kisa man pud ang nasa pamahalaan, 'di ba? Ang mga tao, 'di ba? Yes. Kitang tanan, 'di ba, Regent? Kinsa man dai nang nasa pamahalaan? Alien ba? Regent? Ayo. Dilita. Diba no? Kinsa man ang nasa pamahalaan, no? Mga tao. Tama. Mga tao lamang. Pareha na sila nato. But they are on. Kanang nagkamurang nagmitaas sila. Katungod na sila yung mga like na eskwela sila. Aron makatabang sa ato ang community. Okay. Yan ang makahalagahan ng pamahalaan. Next. Pamilya. Okay, mahalaga malaman natin na ang pamilya ay bahagi ng lipunan sapagkat ito ang pinaka basic unit ng ating pamayanan or kanang in our community. So, pamilya, sisimula at batayan ng lipunan, dapat itong maging bahagi, hindi lamang ng pagdaragdag ng kasapin ng lipunan, kundi maging sa pagpapalaki at paghubog. So, kung ipasabot ano yun sa man? Ang lipunan at piktaran ang pamilya. So, kung ano yung masamang ginawa ng pamilya, ay maaaring mag-reflect din yan sa lipunan. Ha? So, bilang kasapi ng lipunan, bahagi rin ng bawat isa na tulungan sa mas maayos na lipunan ang pamilya. Example, nakay sa kapitbahay dyan na palaging nagtatapo ng basura kahit saan. So, tama ba ang kanilang ginagawa? Tama ba? Tama ba? Hindi. So, yun, ikaw bilang isang mamamayan at miyembro ng lipunan at kapitbahay ka pa ng nagtatapo ng basura, eh dapat mong sabihan, di ba? Sabihan or wag mong ipabayaan lamang. Okay? Dahil maapektahan ka rin or maapektuhan. Next, sa simbahan, may tungkuling magdala sa tao sa Diyos sa pamamagitan ng paglalahad sa kanila ng katotohanan ng maisasaayos ang lipunan ayon sa plano ng Diyos. Okay, so ha, tayo ay may kanya-kanyang pinaniniwalaan ayon sa ating relihiyon. So, amin yung nire-respeto kung ano man ang inyong pinaniniwalaan hanggat hindi nakakagawa ng masama sa ibang tao. Ba? So, mahalagang dapat nating isalang-alang lang kung ano yung paniniwala at mga kabutihang nakukuha natin sa ating
pagsamba or pagsasamba sa ating simbahan. Okay? Next, so paaralan. Okay, nararapat na humubog na sa tao sa kanyang bahaging gagampanan sa lipunan. So kami, sa teachers, we are here to guide you and help you to be a better community. I mean, better kuan, citizen of the community kayo, ha? Kaya kailangan namin kayong tulungan. Hindi lang kayo, ay bata pa kami, wow, wala kaming pakialam niyan. No, kasi parte pa rin kayo ng lipunan. So, next generation kayo, kapag kayo na ay magkapamilya, in the next 10 years from now, siguro, ay alam nyo na, sinabi ng guru namin si Ma'am Orito, na kailangan namin mahubog talaga yung aming gampanin bilang isang member ng lipunan. So, hindi na kami parang bata na nito. Hindi kami yung mga pasaway na maglalaro lang ng dampa or tagu-taguan sa may manggahan. No! Wala na yan. Okay? So, dito ay tinuturo namin ang mga dapat nyo malaman bilang isang membro ng lipunan. Okay? Kakayanan ninyo at paano nyo mapapaunlad at matagumpay nyo maisabuhay ang lahat ng mga gampanin na ito. So, next, sa negosyo, of course, alam natin ang negosyo ay mahalaga upang sa mga may mga negosyo ang mga pamilya natin yung iba. So, kung walang negosyo ay siguro ay maghihirap din ang ating lugar. Kasi nagbibigay ito ng kabuhayan. Okay? Diyan din bumibili ang mga mamamayan. So, ang lipunan ay bunga ng pagmamahalan. Ah, wow! Sana all na ay pagmamahalan. Dahil ito ay nabuo sa oras na magkaisa ang mga tao na gumawa ng bagay para sa kanilang kabutihan na gusto rin nilang lahat. Okay? Diba? May yun, di ka ng kapitan na to sa high. May yun na, kuwanta, manglimpyo ta sa atong kana, sa atbang sa atong balay. Aron malimpyo, wala na basura. Diba? So yun, nagkakaroon tayo ng pagkakaisa upang magawa ang mga bagay na para sa ating lahat ay nakabubuti. So, dapat lang na ay mulid. So, yan ang pamahalaan. To lead. To lead you in a better place, in a better way. Hindi yung i-lead you dito a wrong way. May ha? Yan ang dapat natin tandaan. Hindi lahat ng pagtitipon ay bumubuo ng isang lipunan. Okay? Nagkakaroon lamang ng isang kapag ang mga tao ay nagkakabuklod para sa isang mithiin, para sa kabutihang panlahat na siyang dahilan ng kanilang pagkakabuklod-buklod. So, dili kayo sabot, community na mo, kanang gagrupo-grupo mo, na community na ang tawag sa inyo ha. No, you must have a common goals na para sa kabutihang panlahat. Hindi sa pansarili ha, kabutihang panlahat. Okay ha? Di tayo mag-selfish kasi no man is an island. Walay mabuhi sa isla ng nag-iisa lang. Okay, except ni Tarzan? No, okay na, may friend si Tarzan gihapon. Next. So, ano ang kabutihang panlahat? Okay, sinasabi ko na kanina, sa simpleng pananalita, ito ay kabutihan ng bawat isang nasa lipunan. Okay, tandaan, ito ang kabutihang lahat ay ang kabutihan ng bawat isang nasa lipunan. So, kailangan maunawaan mo ang layunin ng lipunan ay hindi lang sa kabutihan lamang individual or sa nasabi ko sa sarili ninyo, ay kundi sa kabutihan ng mga taong bumubuo nito. Kaya kitang tanan na nasa lipunan. So, kapag ganito ang paniniwala, mangingibabaw patuloy ang mabigyan ng laya ang malakas na apihin, ang mga mahihina. So, kapag ka na may common goals plus, so, dili na diri ningo na palakasay, no? Kinaaman tayo mga rules. So, wala nga, ay, mas dato man ko. No! Hindi ganyan. Kasi nasa komunidad tayo. So, pantay-pantay. Yan, di ba? Gusto natin ng pantay-pantay. So, yan ang nangyayari sa komunidad. Ang tunay na tunguhin ng lipunan ay ang kabutihang komunidad na rapat bumalik sa lahat ng individual na kasapit nito. So, fairness dyan na butan dyan ta this community na to. Mugani nang na ay ato ang mga parents society mingo na kinahanglan og kuan barangay certificate. Ano sa manang barangay certificate?
Yan, ay papapatunay na ikaw ay mabuting mamamayan. Oh, di ba? So, wala kayo ba, dili ka i-approve as naakay barangay certificate, so hindi ka mabuting mamamayan ng inyong lugar. Okay, na siya ha? So, maliban dyan, sinabi na rin dito na natatamo sa pamamagitan ng pagkakaisa at pagtutulungan ang isang kabutihang panlahat. So, yan ang ating tandaan ha? Sa makatuwid ko ang kabutihang panlahat, ang hangad ng tao, kaya sila bumuo ng lipunan. Dapat magkatugma ang personal na kabutihan at panlipunang kabutihan. Dili pod selfish ta. Yan ato ang kaay, basta who cares ako dito, no. We must think na we are living in this community, we must help our community. So, kung naamoy classmate na lisod na kaayo, kaya wala sila yung makaon, so you can share in a little way. Or natay classmate na kuan, wala ka skwela pero ganahan siya mo skwela kay wala kuan na. So na, that's a simple way nato natabangan sila. Okay? So kailangan nating sa isip ang kabutihang panlahat. Ngayon, ang mga elemento ng kabutihang panlahat. Narito ang mga elemento, class. Una, ang paggalang sa individual na tao. So kailangan nating igalang, ha? Huwag nating suman. Siraan, wag nating apihin sila. Okay, respeto. Next, ang tawag ng katarungan o kapakanang panipunan ng pangkat. So, katarungan ay manaig sa lahat ng ating pangyari. So, kung alam natin na nagkasala tayo, ay tanggapin natin na nagkasala. Dili kayo mo deny. Then, yung ano, dili, manggol, siya, manggol, nanumbag, manggol siya kung na. Bisag ikaw ba ito? Na, yan, aha. Next, ang kapayapaan. Of course, dito mo rest in peace, but we have to live in a peaceful way. Okay, ha? Yan ito mo, mamuhay ng payapa. Not in a rest in peace, but payapang payapa sa ating pamilya. Kasama ang ating pamilya. Next, bilang isang kabataan, ano na ba ang nagawa mo para sa bansa o sa inyong komunidad? Mayroon ka bang kayang gawin, ngunit hindi mo pinagsikapang gawin? Ano kaya ang maitutulong ng munting magagawa ng kabataan para sa bansa? Ikaw, sa yung sarili. Ano yung mga nagawa mo para sa bansa o sa inyong komunidad? Meron ka bang nagawa as a student even if ngayon or kahit wala pang COVID? Yes? Donate, ma'am. Yes, mag-donate. Pwede. Yan, mag-donate tayo ng sa ating mga nangangailangang kaklase or mga kapitbahay na naghihirap. Tama. Sa hunog na sunog, ma'am. Magaling. Thank you so much, generous, for sharing your generosity. So yan, isa yan sa halimbawa na hindi lang natin isarili lang ang lahat ng meron tayo. Okay? Kailangan natin ibahagit kasi nawalan sila. So yan, parte yan ng pagkakaroon ng pagtutulungan. Magaling. Meron pa ba, Clarence? Device? Kami, ma'am. Oh, yes, Rajan, magaling. Kayo rin ay nag-share rin kayo sa mga mahirap. Kita mo ka itong may lino, gani, ma'am? Ah, lino sa, way back. Ano sa karong bago or dugay na? Itong may lino ka itong buto, gani nga, vulkan, di ato, ma'am? Oo. So, ni-share mo in ay, honey. Taal? Katong Taal? May sa Bulkang Taal? O, di ato, ma'am. Maayok. So, bisag money inyong di-share or sanina? Mayan na, no? Kaya nakinanglal man to sila ato. Correct? So, isa yun. Kahit na tayo ay isang mga estudyante lamang, kahit simpleng ating mga damit na hindi nagara natin ginagamit, i-share natin sa mga nangangailangan. So, yan. Tinutulungan na kahit sa ibang lugar, tinutulungan natin. Galing. So, isa ito sa mahalagang dapat natin isaisip na kailangan din natin tumulong sa ating kapwa. So, nakakalungkot na ang isipin bagamat naunawaan ang ilang kahalagahan at kapakipaginabang na pag-ambag sa pagtamo ng kabutihang panlahat, may mga ilan pa rin hindi nakikisangkot at nakiisa upang matamo ito. So, of course, alam naman natin, may mga tao talagang selfish lang sila. Pero, yan sila eh. Alangan naman natin ireklamo sila. So, pray lang natin na sana umabot sa panahon na sila naman ay tumulong. Kasi, sila ay parte ng ating lipunan. Okay.
Sinabi ni John F. Kennedy, okay, take note, sabi ni John F. Kennedy na huwag mong itanong kung ano ang magagawa ng iyong bansa para sa iyo, kundi itanong mo kung ano ang magagawa mo para sa iyong bansa. Ha, take note natin yan bilang mga estudyante. Huwag mong itanong kung ano ang magagawa ng iyong bansa para sa iyo, kundi tanong mo kung ano ang magagawa mo para sa iyong bansa. So, ha, huwag nating isaisip na ay public school lamang ko, so magsaligra ko sa gobyerno, kay free naman. No, kahit na tayo ay libre, ha, kailangan nating gawin ang ating gampanin. Ano yung gampanin nyo bilang mag-aaral? Kailangan nyong mag-aral lang mabuti upang sa pagdating ng panahon, kayo naman ay makakatulong sa ating bansa. Okay, so ha, i-take note ninyan na hindi kayo nag-aaral para lang maging mayaman. Hindi kayo nag-aaral para basta pansarili mo lang. Nag-aaral kayo para kayo ay makatulong sa ating bansa o sa ating lipunan. Okay? Yes. Okay, thank you. Next, may mga hadlang, of course, may mga hadlang talaga sa paggamit ng mga kabutihang panlahat. Ano kaya ang mga ito? Narito. Una ay nakikinabang lamang sa benepisyong hatid ng kabutihang panlahat. Subalit, tinatanggihan ang mga bahaging dapat gampanan upang mag-ambag sa pagkamit nito. Yan eh, ha? So, example, sa bahaging ito, gusto nating bigyan tayo ng pera ng gobyerno, right? Gusto nating mabigyan tayo ng pera. Okay, for free. Yes, for free. Example, ayuda. Oh, SAP. Magaling, sa SAP. So, di ba, lipay kayo ng mga tao, kayo makadawat na sila, og, ano, social amelioration fund. For SAP. Nya, dahil yung pagmingo ng gobyerno, oh, magkuhan sa ta, mutabang ta, og manlimpyo ta sa itong community. Ay, dili ko, kay kapoy man. Na ako'y buhaton. No. Pero magkwarta na ang gobyerno ng muhatag or ang community mingo na kuan kanang mga yuog tabang, bisan ra o panilhig, daghan kayong rason sa kabantay mo, ana? Yes. Yes. So, yan ang isa sa hadlang sa paggamit natin ng kabutihang panlahat. Kaya kasi mas inuuna natin ang ating personal na pangangailangan or kagustuhan. Then, pangalawa, ang individualismo o paggawa ng mga tao ng kanyang personal na anaisin. Ay, dili ko kay matulog ko, galabad akong ulo, gasakit akong tiyan, daghan king rason, no? Yan ni Juning Kuan, di mo sa na Pinoy, but that is reality sa uban. Daghan kayo ng mga cha-cha-cha-cha, di ko mag-module kay, ngani. No, we are in a community. We must help one another, right? So, dili na ito na selfish na nadigta. So, kana siya, ha? Kailangan nato i-share sa atong mga classmates na ato ino na usbo na nato ang mentality nato na selfish tas atong kagalingon niya. Ma, nanay grasya, talay dayon, no? So, hindi dapat ganyan. Next, ang pakiramdam na siya ay nalalamangan o mas malaki ang naiambag niya kaysa nagagawa ng iba. May ganda yun na, ay, mas dako naman to akong na, kuwan, mas, kuwan lagi siya. Kanang gamay laging gibuhat niya, mas dako lagi itong nakuha niya. Yan na, no? Na ay mga kuwan, yung feelings nila dayo na, ay, dili lalain kay mas dato man to siya niya, mano mang, mas dako pag gihapog kuwan niya, ako makubri man ko, yan na ba? Na sila yung mga pag-iisip na nilalamangan, na mas malaki, na yung, kuwan ba, ilahang gi-self na ilahang no, na, ako po, dapat ako, napoy nga na, kita as per as mamamayan, dapat na nating iaintindi. Baka may rason, ha? Kailangan nating dinihin ang mga pangyayari na ganyan. So, hindi natin, bito, no? Pero, sadira to, oy. Kailangan siguro nila. Nangangailangan siguro sila ang mas nangangailangan ng gano'n na malaki. So, dili na to i-take it negative class. Ayaw i-negative ang tanan kay kung negative. Negative plus negative equals? What's man? Yes. Positive in math, but negative gihapon in real life. Okay? In math, positive plus positive equals positive. I mean, negative plus negative equals positive. No? In math, but in real life, negative plus negative
is equals to negative. So, isa? Isa? Ultra-negative man. Okay, sige na, kay Wal, kuha na to siya, mat na to siya, magumana mag-mat. Next, ang pakiramdam na siya, okay, muna to siya ha, take note of these three important na mga hadlang sa pagkamit ng kabutihang panlahat. So, mga kondisyon sa pagkamit ng kabutihang panlahat, mga kondisyon, puniha, kondisyon. So, may tatlo, ayon kay Joseph D. Torre. Okay, una, ang lahat ng tao ay dapat mabigyan ng pagkakataong makakilos ng malaya na ginagabayan ng dialogo, pagmamahal, at katarungan. So, kaniha condition sa pagkamit natin eh. So, of course, we are free to do whatever we want, but of course, na ating mga guide, ginagabayan. Okay, ng mga, muna na ito yung mga ruling, ayan na. Next, pangunahing karapatang pantao ay narapat na pangalagaan. Of course, karapatang pantao ay mahalaga sapagkat kapag nasaktan na ang tao, hindi na yan masaya, hindi na yan mabuti. Okay ha? So, karapatang pantao tulad ng pagbabaril, binaril, o suntukan, it's isang karapatang pantao na dapat ay matigil. Next, ang bawat individual ay nararapat na mapaunlad patungo sa kanyang kaganapan. So, ha, dili na to ikuan siya, wala katong birahon siya na, ala, kuan man na siya, na like nag-business, lang ano man na siya, business-business na, kuan man na sila, pobre man na, maninda na siya, pobre man na sila, dili, no? Kailangan natin silang encourage, wala pag atong kuan doon sila na, ah, oh, maayo na kay nakatabang, so, yun nga na ba, dili na to asal rag crabs ba? Asal talangka na etong i-push down ang mga tao na gusto nilang maging maunlad sa kanilang buhay. So, instead, ato silang gipray sa maayo na siya. Okay, magaling yan. Ipagpatuloy mo yan dahil nakakabuti yan sa inyong pamilya at sa inyong buhay. Next. So, tandaan class, isa-isip, huwag kalimutan na ang lipunan ay samahan ng mga taong may isang layunin at nag-uugnayan sa isa't isa sa pamamagitan ng pinagkasunduang sistema at pamamaraan. So ha, huwag natin kalimutan ang kahulugan ng lipunan. So, pangunahing layunin ng lipunan ay ang kabutihang panlahat. So, dili pang isa, kabutihang pansarili, but panlahat. Ha, take note for all. Ito ay tumutukoy sa kabutihang kondisyon sa lipunan na nagbibigay sa agad na natatamo ng kaganapan ng pagkatao ng bawat isang kasapi ng lipunan. Ha? So, hindi natin isipin na pansarili lamang ang ating gustong mangyari sa lipunan. Next, natatamo sa pamamagitan ng pagkakaisa at pagtutulungan. Okay? So, hindi natin makakamit ang kabutihang panlahat. In a goal na to na mabuting lipunan, hindi natin makakamit yan kung walang pagkakaisa at pagtutulungan. Ha? Take note natin na kailangan natin ang pagkakaisa at pagtutulungan. Then, pang-apat, binubuo ng tatlong mahalagang elemento. Okay, take note ang mga elementong ito, ang tatlo. Pagalang, katarungan, at kapayapaan. Okay? So, meron pa mga karagdagang isa-isip na mga dapat tandaan na ilalagay ko na lang ang module sa inyong Edmodo. Okay? Sa Edmodo ninyo, class. Okay na tayo? Let's move. So, as your gawain sa kuan, di ba, nakita nyo na ang mga gawain sa module last time na nag-send ako sa inyo, nag-scroll din tayo ng ano ang nilalaman na module. So ngayon, gi-discuss lang ako lang yung mga nilalaman, at least mas maunawaan kung mayroon mang hindi naunawaan. Okay? So, kani siya, di ba, nag-submit naman, like si Generals, nag-submit naman to siya. So, Generals, gi-answer lang inyo, at least makabalo mo score automatic. Okay? Then, gawain 1 at gawain 2 ang nasa Edmodo. Okay, then, muna siya ang class code,
class to join sa group ano klase sa ESP 9. Okay? Then kani ha i-take note ra gawain 1. Naray letters ang gibutang. Gawain 2. Kinara siya instruction po dito. Okay? Sumala siya ang discussion tanan sa ESP. Yes, thank you so much sa nahuman atong discussion. Alright? So, let me check diri sa karayot sa kuan. Ato ang Edmudo. Kung kumusta na. Ana-ana ba'y nagsulod? Okay. Upon checking diri, region ang nakasulod pa. Okay, asa ning uban? Gibutang sa mayong kamot. Later ako mo open, ma'am. Oh, sige, later. Ha, kay na ako yung mga small groups na gi-assign ta mo aron dito mo makakita sa mga activities. Okay? Remember mo sa Filipino? Ako tong small groups gihapon. So, diri, na ako small group. So, kung pwede, ang tulo ka mga students, Clarence, then Generals og si kasi ano sa more na Rajan na naman si Rajan. Sige, yung makasulod na to si Jeter if ever dili ra ha sa to ang Edmodo aron makakita mo sa quiz adto pud mo mag-submit. Okay? Yes. Yes, yes, yo. So, any questions from atong paksa na kabutihang panlahat? Taba tayo pangutana? Wala ra. Lara? So, oh, Clarence! Ang saan nga ito ang gilili, Dradjong? Ang Edmodo, ma'am. Okay, so, ay, tulog-tulog sa dong. Kay, tulog ka karon. Katulog, rabi tao ka, sige. Ay, ma'am. Yes. Ang katong sa MAPE. Okay. So, MAPE module ninyo, ako rin send lang sa group chat na to, ha? Group chat na to. Okay, sa kuan ra Filipino, ra gihapon na to, Filipino 9 ang MAPE. Okay? Yes, any questions, Rajan? Napa? Ma'am Tejeros, next week, ma'am. Dili ko ka promise na next week, but I think mga 2 weeks from now siguro pa or mga yan na. Basta hope na to earlier siya makabalik. So let's pray one another na mabalik na siya for the good kuan. Maayo po siya. Di ta magpa-stress ha. Ayaw mo pa-stress. Na-stress ba mo? Bale. Oh, yes. Di ba? Sana all nag-online, char, para di mo stress. No? Kamantay mo sa mga classmates ba? Na-stress ko na sila. Okay.